Kung tayo po ay umuutang para to sustain only the lifestyle that we want right now and we cannot afford, may problema ka talaga. Pag yan ang katanungan nyo, ibig sabihin wala po kayong budget, hindi mo na mo-monitor yan, kaya nga parating ubos ka at wala kang ipon. Videos that will make you wealthy and debt-free. Friendship, gusto mo na ba talagang maging matagumpay sa iyong buhay pero talagang medyo feeling mo may pumipigil sa iyo? Alam mo, sa totoo lang, ang unang kontrabida natin sa ating buhay ay walang iba kundi ang ating sarili. Why don't we ask ourselves if we have unhealthy money habits? Sa video na ito, pag-usapan po natin what are the unhealthy money habits that can really prevent us from succeeding in life. Hi there, this is Shin Kitan, your pabansang wealth coach. Thank you very much for tuning in to this channel. Ito ang channel ng mga iponaryo at payaman. So, ngayon, we are going through a breaking free series, no? Ang right now, pag-usapan natin, unhealthy money habits that we need to break free from. At ano pong kailangan natin gawin? So, ano ba yung mga unhealthy money habits that you have been parang practicing over the years? Number one, simple. Like, for example, overspending. Yung hindi ka na nag-iisip, gumagastos ka lang kasi emotional spender ka or impulse buyer ka. Guilty ka ba dyan? Kung guilty, type guilty in the comment section. Number two, unhealthy money habits is utang. Ang ginagawa po natin, parang sa ating normal na lang magkaroon ng utang bago ka magkaroon ng bagay, instead na ipunin mo, inuutang mo. Number three, get rich quick mindset. Gusto mo talaga yung mabilisan na kita, kaya imbis na kumikita ka, madalas kang malugi at ma-scam kasi gusto mo mabilisan. Ito lang yung tatlong example ng bad money habits that's really preventing us from really succeeding in life. But from what I've learned from people, importante po talaga na matuto po tayo sa ating pagkakamali. Agree? Because if you keep on doing the same thing over and over again and expect a different result, you're called an insane person. In order for things to change, you and I have to change. Kailangan natin magbago. So, allow me to introduce to you the word called money. Paano natin babaguhin ang ating unhealthy money habits? Let's start with letter M, monitor. I-monitor muna natin ang ating kita, gastos at utang. Ulitin ko, pag-usapan natin muna, kita. Alamin mo muna kung magkano ang iyong kinikita on a monthly basis because you cannot spend the money that you do not have. Kung ikaw ay kumikita lang ng 15,000 pesos a month, ang ibig sabihin niyan, kaiponaryo, hindi ka pwedeng gumastos more than 15. Common sense. Agree? Pero alam mo, may mga ibang super gifted. Kahit 15,000 pesos lang ang gastusin, ang ginagastos ay 25,000 a month. Ha? Paano ginagawa yan? Again, because of the bad money habit of utang. Kaya kailangan po, i-monitor din po natin ang ating utang. Kung tayo po ay umuutang para to sustain only the lifestyle that we want right now and we cannot afford, may problema ka talaga. And then third, kailangan i-monitor din natin ang ating gastusin. I-write down, you have to create a list, we're gonna check it twice, we're gonna find out who's naughty or nice. Kasi sa totoo lang, hindi nyo ba napapansin, at the end of the year, parati itong tanong nyo, saan napunta ang kinita ko? Pag yan ang katanungan nyo, ibig sabihin, wala po kayong budget, hindi mo na mo-monitor yan, kaya nga, parating ubos ka, at wala kang ipon. Agree o disagree? Kung kayo nag-agree, type agree in the comment section. That's letter M. Monitor your income, monitor your spending, and monitor your utang. Let's go to O. Optimize your income right now. Alam mo, earning money from one salary, one income is good, but right nowadays, hindi na talaga siya sapat. That's the reason why you have to increase your income sources. Hindi lang dapat isa, meron kayong side hustle or sideline na pwede pa madagdagan ng inyong kita. Realidad naman to. Kasi nadagdagan ng income mo, it's easier to pay for your bills. Agree? It's easier to pay off your debt. And it's easier to increase your savings. Kasi sa totoo lang, kahit na gusto mo mag-ipon, magbayad ka ng utang, pero pag hindi nadagdagan ang iyong income, mahihirapan ka. So, letter O, optimize. Let's go to letter N. Ano na gagawin natin sa N? Nurture. Ano po aalagaan po natin, in-nurture natin? Yung mindsets mo at yung habits mo. I don't know if you believe in this quote by Ralph Waldo Emerson. He said, if you sow a thought, you reap an act. When you sow an act, it becomes your habit. When you sow your habit, it becomes your character. And when you sow your character, it becomes your destiny. Give me 5 minutes with a person. Makausap ko lang kung ano lumalabas sa kanyang puso, ito ay nanggagaling sa kanyang puso at nanggagaling kanyang isipan. Kung ang parating lumalabas negative, chances are yung mindset niya ay negative. Kaya importante po,
i-nurture po natin ang ating mindsets. Ano ba yung ating mindset? Develop a positive way and a proactive attitude in replacing yung mga unhealthy money mindsets natin with a good money mindset. Ano po yung mga unhealthy money mindset? Parating sinasabi mo, wala akong pera. Bakit mo sasabihin na ikaw ay wala kang pera? Sa matter of fact, pag sinabi mo na wala kang pera, ikaw ay nagsinungaling. Bakit? Pag may piso ka sa bulsa, may pera ka. Instead of sabihin mo, wala kang pera, magkakapera ako. Diba? Bakit ka magkakapera? Kasi nag-aaral ako, nagsa-sideline ako, naghahanap ako ng pagkakataon, I associate with successful people. If you start nurturing your negative mindset to a positive mindset, maniwala ka, magbabago po ang iyong perspective sa buhay. Just like watching this channel, ito bang channel na ito nakakatulong sa inyong money mindset? Sa pag-reprogram on how you think as a person. Kung nakakatulong, type the word called nakakatulong sa comment section. Kaya kakamustahin ko na rin si Renalyn Lariego, si Dina Domingo at si Marjorie Sundia. Maraming maraming salamat. Maayong gabi sa imong tanan. Let's go to letter E! Letter A of money. Anong gagawin po natin para ma-change ang ating unhealthy money mindset? Educate yourself. Educate yourself. The more you read, the more things you will know, the more you learn, the more places you will go. Ah, Dr. Seuss. Grabe. When you educate yourself by learning about money, paano kumita ng pera, paano humawak ng pera, paano magpalago ng pera, paano magprotekta ng pera. Grabe. Ay, nako. Kaganda ang buhay mo, giginhawa ang buhay mo. Every single day, yan ang ginagawa ko. Hindi lang po ako nagtuturo, ako ay nag-aaral. Bakit? Because I cannot teach what I do not know. Agree? Kaya nga, I want to challenge yourself. No, enroll. Mag-enroll kayo sa mga classes. Magbasa kayo ng mga libro. Diba? Expose yourself to successful people. That's what you need to do. Walang shortcut sa success. And letter Y on money. Ano gagawin natin? Yield. Ano ibig sabihin ng yield? Sumuko ka. Saan tayo susuko? Yield to patience and discipline. Alam nyo ang tulay sa tagumpay, sa pag-uumpisa at sa pagtatapos, ika nga, sa tagumpay, sa buhay, is what? Discipline. Patience and discipline ang kailangan. Yan ang, ano eh. Yan ang kulang talaga sa atin eh, sa totoo lang. Ilan sa inyo ang nag-umpisa na talaga mag-ipon? O, umpisa lang, walang tapos. Iilan na sa inyo ang nag-umpisa na magnegosyo? Anong ginawa? Nung na-reject lang, nasiraan ng loob, tumigil na kayo. Iilan sa iyo ang nag-start ng bagong career? Nung ayaw mo lang yung kasama, ay tumigil ka na rin. Dapat natin ipamalas ang ating pagiging matyaga, disiplinado. Huwag tayong ika nga magpapadala sa bugso ng ating damdamin. If you apply patience, naghihintay ka, nagtsatsaga ka, may discipline ka. Nako, no one can stop you, my friend. Kaya mga friendship, para sa mga tao gusto maka-break free na sa wrong money habits, ano yung pong the word called money? M, monitor po natin ang ating sarili. Monitor ang ating kita, gastusin, at ang ating utang. O, optimize natin ang ating income. Mag-create pa tayo ng multiple sources of income. N, in-nurture natin ang ating pag-iisip. Alagaan natin, protektahan natin. E, i-educate natin ang ating sarili para mas marami pa tayong malalaman. And Y, yield. Saan? Patience and discipline. Alam nyo, pag ginamit nyo tong 5 steps na ito, maniwala kayo, you can break free from any unhealthy money habits. I'll leave you with this quote by Socrates. Sinabi niya, napakaganda nito. Pakinggan nyo na mabuti. The secret to change is to focus all of your energy not on fighting the old one, but building and replacing with a new one. Galing, galing, galing mga friendship. Sana naman, oy, natuto naman kayo. Pag natuto naman kayo, pakitype na word code natuto para malaman ko hanggang ending nandito po kayo. And if you miss the other episode ng Breaking Free series po natin, huwag kayong mag-alala. Pumunta na lang sa comment section or sa description section. Hanapin nyo na po at mag-binge po kayo at tapusin nyo. Pupusta po ako kahit di ako sumusugal. Pagkatapos nyo ng Breaking Free series, a new you, the new way of thinking, will take over your old way of thinking. Tatandaan, ang tamang karunungan, ang tamang kaalaman, ang susi sa pagyaman. Thank you for watching. If you want to suggest a topic or review that you would like me to discuss on the next video, please do comment below para mabasa po namin. Thank you very much and I'll see you on our next video.